Alright, welcome to my defense ward, mga kapisyo. So, isang malagang paksa na naman ang pag-uusapan natin ngayong gabi at ang ating tatalakayin. Ang tanong ay, paano malalaman kung madumi na ang filter nyo? Lalo na yun sa akin, kasi DIY hangong the back PVC canister filter ang gamit ko. So, sa madaling salita, hindi mo siya makikita. So, malalaman nyo rin mamaya papakita ko sa inyo shape ng DIY hangong the back PVC canister filter. Paano malalaman kung marumi na? Una nyo ipoconsider yung flow na yung nakikita nyo. Mahina na yung output sa dalawa yan. Mahina na yung bunga ng tubig. Ganun dito sa baba. So, ating lilinisin yung filtration system ng dalawang to. So, papakita ko sa inyo kung paano ko maglinis. Alright, so ang una nyong sisiguro din yung patay yung pump. So, tapos, i-dismantle nyo yung kung anong klaseng filtration system kayo. Ako, ito nga, as I mentioned, DIY, PVC hang on the back, canister filter. So, babaklasin natin sa pump at saka sa water bridge niya. So, ang susunod, yung baklas yung mga kung ano ang meron kami kayong tinatawag dyan na pag-distribute ng tubig, lalo nyo sa ano, ang tawag ko nito water bridge. So, ito naman yung tubong kumukonek sa pump. And tatanggalin din natin yung pump para linisin din. So, ayan, tanggal na. So, next yung hang on the back. So, ganyan yung itsura na hang on the back ko. So, tanggalin yung tubong nagkukonek ka sa pump. So, ayan. Then, uubuti na siya. Pakita ko sa inyo kung bakit ganito design nito. Kasi gipit siya sa likod. So, kailangan i-adapt nyo yung shape ng hang on the back nyo, lalo na DIY. Kasi hindi nabibili ito sa merkado. So, ganyan naman ang shape. Kaya kakaiba doon sa nauna. Letter U yung nauna. So, come on. Linisin na natin lahat to. Alright, so lilinisin natin itong pump na ito. So, importante yun sa pagka naglilinis kayo ng filtration nyo is linisin nyo rin yung pump. So, kasi papakita ko sa inyo kung gaano kadumi yung propeller niya. So, ayan o, madumi siya talaga. Kitang-kita, ayan o. So, tatanggalin yung propeller para malinis siya. So, mag-ingat kayo sa mga rubber bushing na nandiyan. Kasi, nababaklas na siya. So, ang ginagawa ko, ginagamitan ko ng toothbrush para matanggal yung mga dumi. So, yan. Tapos, patatakbo natin ng running water para igugal niya yung dumi. Same nyo sa ibang component niya. Ayan, linis lahat yan. So, mag-inot lang kayo sa mga rubber bushing, hindi lang may patayo sa inyo. So, pagkalinis nyo, assemble ulit. So, remember yung sinabi ko, yung mga bushing, maliliit yan. Ayan. Limited sa kandra, pero nakalapabit yan dyan. So, linis yung propeller. So, ayan. Kahit sa running water lang, walang problema. Basta yung bala, huwag lang kayong mawala ng parte ng propeller kasi importante rin yung mga bushing-bushing, mga rubber. So, ayan. Masinit-sinitan yung linisin nyo para walang mag-contribute ng problema. So, malinis na loob niyan, babalik na natin yung propeller. So, ayan.
yun. Tapos babalik natin itong washing na to. Importante yan, yung black na yan, yung black. Ito. Yan. So, balik na natin yung pinakakatawa niya. Malinis na, wala nang libag-libag, tinga-tinga, mga katawan, tinga-tinga. So, yan o, nakalapat. Tapos, iikuti nyo lang siya. So, ganyan. So, ganyan yung tamang posisyon niya. And then, balik natin itong fuse na merong mechanical media. So, tinali ako lang yan. Malinis na rin yan. So, nakabalik na. So, ayan na yung pump natin. So, walang naiwang component plus na dumi. So, next. So, ang una natin papaklasin itong ano, itong hindi yung shape. So, ginagamitan ng clamp yan para matanggal siya. Kasi umiipit yung rubber niyan at hindi kaya ng kamay yun. So, importante may clamp kayo. Kung ganitong klaseng filtration yung ginagamit nyo. So, yan yung mga dumi, oh, na na-accumulate. So, ayan, oh. Madumi siya talaga. So, ang gagawin natin dyan, tsaka, tip ko lang, huwag niyong lilinisin yung sa loob. Kung linisin nyo man, gagamit kayo ng tap water. Huwag yun. Next, itong U-shape na to. Itong U-shape na to. So, ganun din yung pagbabaklas niya. Itong portion lang, kung saan yung pump nakakabit. Ito ang tinatanggal palagi. So, explain ko sa inyo kung ano kung na kong lalagay at kung ano itong mga biological media na to. Ngayon akong crust corals. So, ito, binasad ko ito sa live coral, live rock ko. Which is coral din naman ang tawag niya. So, kailangan malinisan natin siya every occasion na lilinisin natin siya. Same with the, may labarak din yan. May labarak siya sa loob. So, yan. So, yun yung mga naunang nilalagay. Yan. Ang paganda sa crust coral, nag-a-add siya ng calcium sa tubig. Pero yun ang magandang tirahan ng beneficial bacteria natin. So, yan. Sumunod yan. Itong mga ceramic rings. So, kailangan balance sa according sa leaf nila. Dapat mauna yung malalaki na nandun sa loob. Para mabalanse yung takbo ng tubig. Siguro, importante huwag tayo masingitan ng mga ceramic rings sa tubo bago bumara. So, kailangan natin ng pambara. Yung bio voice. So, ayun na, malinis na. So, next, yung mga mechanical media natin. So, tignan nyo kung gaano siya kadumi, oh. Ayan, oh. Ayan siya, ganyan kadumi. So, ang nagawin na dito, i-craplas natin sa running water. Okay lang to, basta huwag lang yung biological media. Kasi doon nakatira yung ano. Ito, mainly, para sa mala ng dumi. So, ganyan lang. Paplas natin yun lang para matanggal yung mga nasala niya dumi. Split simpisili niyo rin para matigla siya. So, ganyan. Lahat ng mechanical media ganyan ang gagawin.
pagpag nyo. Oh, so, ganyan na siya kalinis ngayon. So, ayan. Ganyan na siya kalinis ngayon. So, ganyan ang pagbabalik. So, kung mapupansin nyo, may allowance yung tubo dito para dito maglalaro yung tubig. So, yan. Lalagay natin ngayon ito. Itong mechanical media na. So, ayan. And then, babalik na natin yung mga components katulad nitong sa return. Yung tubong magbabalik ng tubig. Hinahina natin muna. So, ganyan lang pagbabalik lang. And bago ko makalimutan, ang iingatan na sa ganitong klaseng filtration, yun yung o-ring niya yun, yung rubber na yun, yung kulay itim. Importante yun para hindi tumagas yung inyong filtration. Lalo na't ganito, yung filtration niya. So, ginagamitan ko lang siya ng kamay sa pag-higpit. So, okay na yung ganyan. Basta lumabas yung ugat nyo. Tapos na yun. Then, babalik natin ito yung magkoconnect sa pump. So, mapupunan nyo, magtaiba sila ng kulay. So, hindi kayo magkakamali dyan. Color coding ika nga. Pero, not advisable. Sa akin lang kasi may espero kong ganito. Kaya, ginamit ko na. So, kamay lang ang pinanghihintay. So, ayan. Diyan gagana yung rubber, yung black na rubber o-ring. So, ayan. Ready for installment na ito. Ayan, malinis na siya. So, ready na para siya ibalik dito sa filter natin. So, yun ang trabaho niya sa loob. So, ayan, nasa loob na siya. Kumbaga, okupado niya yung pagkakabilog. So, pag ginanyan nyo, tuloy-tuloy yung tubig, sabi, malinis na lang. Right? So, ganyan ang lusot ng tubig dito sa loob ng canister filter. So, siya yung sumasara talaga ng dumi. Yan, sakop niya yung pagkabilog. So, babalik na natin ngayon yung pang-return pump. So, ganyan lang. Ganyan lang siya kadali. Kaya nakita niyo yung design, hindi nag-uumpuhan yung dalawa. So, ayan. Naipit na. Ready for installation na. So, balik tayo sa pump. Alright, so babalik lang natin itong PVC hang on the back canister filter ko, DIY. Ibabalik ko na yung canopy niya since okay na siya para makita natin yung buga ng tubig niya. So yan, na ibalik na yung pump. Mapupunan nyo ngayon yung kung gaano kalakas ang pressure ng tubig na nanggagaling dito sa pump na umiikot doon sa pinakita kong letter U na PVC canister filter. So ibig sabihin malinis na siya. So, hintayin natin luminaw. Ito kasi dito, nagbawas ako ng tubig dito para panlinis doon sa biological media. So, bukas magdadagdag ako ito. Kasi hindi pwede mong pagsabayan yung water change ang beneficial bacteria, hindi naman nadalaw. Kasi nga, ang pinalinis natin sa biological media, yung galing dito sa tank. So,
maayos na ulit yung filtration nito. Basta tandaan, huwag yung pagsasabay ng paglilinis ng filtration at pagwa-water change. Not advisable yun, totally. So, yan yung filtration ng 50 gallon. Pumunta naman tayo dito sa baba. So, dito naman tayo magbabalik na filtration itong nasa baba, yung 33 gallon high ko. So, katulad ng nabanggit ko, nag-repeat. So, style-style lang yan para magkasa yung filtration na, yung filter natin. So, ganyan lang. So, ayan. Nakatapat na siya sa dapat niyang kalagyan. Yan. So, ayun, sagad na siya kasi merong ano doon. Kaya nakabuka to divider ng pump chamber. So, balik naman natin yung tubo itong magkakabit sa kanilang dalawa ng pump. So, ayan, nakabalik. Tapos, balik yung water. Itong water connect, yung connector sa water bridge. So, ganyan ang style. Hindi siya ginamitan ng adhesive para ma-dismantle natin yung time na kailangan natin. So, ayan, nakakunik na yung water bridge niya. Tignan natin siya ngayon kung gaano kalakas. So, para hindi pumasag to, balik natin yung cover niyang ano. So, ayan. Babalik natin ito para hindi pumalog man itong dalawang flower on. Hindi mababasa yung lighting system natin. Wala tayong walang short connection or whatever sa kuryente. So, importante kasi yan. So, ayan. Naka-switch na. So, bumalik ulit yung dati niyang pressure, yung lakas niya. So, kumabog po na nyo naka-slant to kasi ito, anytime mag-initlog siya, so nakahanda doon. Para doon siya mag-lay ng egg. So, balik na ulit yung lakas ng filter niya. So, ayan mga kababayan. So, alright, sa pagtatapos, maraming type ng filtration na dapat i-adapt nyo sa tank nyo. Pero ang punto ko ay kung saan kayo effective, saan kayo nagdadalian sa proseso ng filtration kay do it yourself, hindi ayaw nga na tinatawag. Kung saan kayo komportable. So, ang akin ay yung sarili kong gawa. Kasi naiintindihan ko yung cycle ng beneficial bacteria, mechanical, biological, pump, saka return outlet ng tubig. Yung tinatawag nating agitation ng tubig, yung nagko-contribute na dissolve oxygen sa water natin. So, hanggang dito na lang mga kapisyo. I hope na sana meron kayong natutunan sa naibahagi ko sa inyong my kind of filtration. Follow my Defense World Facebook page. So, yun lang ang hinihiling ko mga kapisyo. So, follow. Kung nagustuhan nyo itong mga videong pinapanood ko, like nyo naman yung video. So, alright. Thanks for watching. I'm out.